isang kwento ng taga Masbate na nangarap magkaroon ng magandang trabaho sa Manila, ngunit nahirapan lamang ang ating marinig ngayon. Kaya naman siya'y tinulungan upang makabalik sa kanila at muling umahon muli. Panoorin po natin dito sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa. Naalala ko sa Masbate, napakagandang mo. Sobrang simple ang buhay doon. Yung mga sayang naramdaman ko doon sa Masbate, hindi ko naramdaman dito sa Maynila. Tubong Masbate ang 20 anyos na si Nilo Cortez Jr. Taong 2018, nang umalis sa Masbate nang walang paalam sa kanyang pamilya si Nilo. At kahit bunso sa anim na magkakapatid, pinasan na ni Nilo sa sariling balikat ang responsibilidad sa pagtataguyod ng kanyang mga mahal sa buhay. Pagtungtong ko ng Maynila, unang-una maganda talaga. Kasi nakapasok agad ako sa isang malaking kumpanya. Basta masipag ka lang, mabubuhay ka. Tinawagan ko yung mga magulang, sabi ko, sumunod na kayo dito. Eh, total naman, maganda naman yung trabaho. Sama mo yung mga bata. Ang tawag namin sa kanya, Papa po, tsaka Kuya. Kasi siya po nagpalaki sa amin. Palagi po siya nagpupuyat sa trabaho. Kasi para may makain po kami. Siya yung nagkalaga sa amin. Kung mga bata po. Kasi namatay na rin namin. Bukod sa sakiting magulang at mga naulilang mga pamangkin, nagawa pa rin ni Nilo na tanggapin ang sitwasyon ng kanyang naging katuwang sa buhay. Pero sinubok ng pandemya ang katatagan ni Nilo. Halos nasa ED talaga. Umextra ako kung saan-saan ako umextra sa Maynila. Dumating time na asin na lang yung panglalagay mo sa kanin, suka. Para na magkaroon ng laman yung tiyan mo. Tapos nung nalaman ko pa, nung pumasok ako sa trabaho ko, nandiyan, nangihingi ng tulong sa mga kamag-anak. Taka ko pa. Pa? Bili mong piso, tapos piso, inaabot niya ng mga kamag-anak niya sa inyo lahat. Parang nakakapagtaka naman. Hanggang sa na-open po sa akin ng nanay ko. Hinihingi kami ng tatay mo. Namamalimos kami ng tatay mo. Ang hirap po. Parang sakit sa pakiramdam. Nag-i-scroll po ako nung time na yun sa ito. Nag-Facebook po ako. Isko lang, ano tong Balik Probinsya program ni Pangulong Duterte? Ang ganda nito, ang ganda ng parang, ang ganda po ng mga binipisyo. Diyos ko, salamat po. Nang nagkaroon po ulit ako ng bagong pag-asa. Papasalamat po tayo sa Panginoon na maayos po yung pagbiyahe ninyo. So in partnership with DSWD, nangako talaga yung kanilang opisina na magbibigay ng cash assistance for their rental fee.
Mas gusto kasi namin na talagang mabigyan ng permanenteng tirahan sila Kuya Nilo. Isa sa mga tulong na naibigay na namin ngayong araw is yung food assistance in a form of cash. Mabigyan ng gamot, especially yung mga senior citizens. Pwede kaming magbigay ng educational assistance in a form of school supplies, school uniforms, at saka yung monthly allowance ng mga kabataan. Kung sa amin po, sa sustainable livelihood, meron pong ino-offer na 50,000 pesos per family. Hindi lang po nagbibigay ng pera, kundi kinakapacitate pa rin po namin sila, nire-ready namin sila, at marami po kaming linkages sa ating mga partners na para po sila ay masustain ang kanilang negosyo na itatayo. Unang-una, papasalamat muna ako sa ating Panginoong Diyos na nakauwi kami dito na ligtas, masaya. Sa gobyerno, papasalamat po ako na tutulungan nila kami dito. Sa WD, sa NHA, City Government ng Masbate, pinaramdam nila na hindi kami nag-iisa. Minsay ko lang sa pamilya ko po, tiwala lang sila sa akin, hindi ko sila pababayaan dito sa Masbate.